Okay, so magandang hapon sa inyo mga buddy. Kakaibang vlog naman itong ating pag-uusapan ngayon. Kung dati ay nakafocus tayo kay Taal Volcano, so para maiba naman ay ibalik natin yung ating reaction video or yung ating opinion sa mga current issues na nangyayari. So itong ating pag-uusapan ay trending ngayon at maraming bumabatikos dito sa isang vlogger. Itong ipinalabas ni Tony Gonzaga sa kanyang YouTube channel na Tony Gonzaga Studio. So meron siyang subscribers na 4 million mahigit. At ito yung kanyang interview kay BBM, kay Bongbong Marcos. So pinalabas ito noong September 13, meron na itong 1.4 million views. Gusto ko lang ipahayag sa inyo yung aking opinion. Maaaring may sumang-ayon sa inyo sa aking sasabihin at maaari din na marami ang hindi sasang-ayon, lalo na nga yung mga anti-Marcos, lalo na nga yung mga dilawan, yung mga kontra sa gobyerno, at sasabihin na, uy, nakikisakay ka lang naman sa issues eh. Pero tandaan nyo, buddy, na tayo ay may freedom of expression. Malaya tayo na magpahayag ng ating nararamdaman at opinion sa mga bagay-bagay, sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Pero yun nga, sasabihin ko sa inyo, itong ating gagawin ay matagal na rin natin ginagawa, dati pa. At bago tayo nag-focus sa Taal Volcano episode, may mga reaction video na tayo tungkol sa mga political issues, sa mga current issues, sa mga trending videos kagaya nung kaya Tulfo. Kaya hindi na bago sa atin itong ating ginagawa. So kailangan lang natin na ipahayag yung ating opinion dito. At marami ang bumabatikos dito kay Tony Gonzaga dahil sa pakikipag-usap niya dito kay Bongbong Marcos. Pero sa nakikita ko naman, hindi naman masama yung kanyang ginawa. Dahil hindi lang naman si Bongbong yung kanyang ini-interview dito sa kanyang YouTube channel. Kahit sinong tao, kahit nasa ang antas, mapapolitiko man, mapartista, ay kinakausap niya. Huwag nating bigyan ng kulay yung mga interview na ito ni Tony Gonzaga sa mga tao, lalo na nga dito kay Bongbong. Nakita ko kasi itong kanyang YouTube channel. In-interview niya 3 weeks ago si Yorme, si BP Lenny 2 weeks ago, si Grace Po 1 week ago. Very fair lang itong ginagawa ni Tony Gonzaga sa pag-interview sa mga tao, sa mga kilalang tao, lalo na nga itong mga politiko. Hindi ko na lang babanggitin sa inyo yung mga post na mga kung saan ay nagpapakita ng pangbabash kay Tony Gonzaga. Makikita naman natin sa social media, sa Twitter, sa Facebook, sa newsfeed natin. Minsan dumadaan yan. Ang sa atin lang, patas lang yung ginawa ni Tony Gonzaga dito na in-interview din si Bongbong, dahil nung isang linggo nga ay itong si VP Lenny yung kanyang kinausap dito sa kanyang YouTube channel. So doon naman sa ano, sa video na ito na ginawa, ito yung title nito ay The Greatest Lesson Bongbong Marcos Learned from His Father. So napanood ko ito kanina ng buo. Ito ay may 28 minutes yung haba niya. Puntahan nyo sa kanyang YouTube channel upang sa ganun ay mas maunawaan nyo yung sinabi dito ni Bongbong Marcos. Naong katuloy yung mga nangyari noong martial law, itong mga aligasyon tungkol kay Marcos sa pamilya niya na hindi naman napatunayan. Hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nakukulong kasi nga yung mga kasong isinampas sa kanila ay mahina or wala rin batayan. At yan ay desisyon din ng Korte Suprema. At dito kasi tinatanong ni Tony Gonzaga si Bongbong as a son kung ano ba itong mga naranasan niya nung sila ay napunta sa Malacañang Palace nung manalo ang kanyang ama si President Ferdinand Marcos, kung anong kanyang mga naging experience sa Malacañang bilang isang bata hanggang sa siya ay lumaki. Yung huling sinabi ni Ferdinand Marcos kay Bongbong bago siya namatay, at doon ay napaluha nga si Bongbong. Kasi yung huling sandali pala nung kanyang ama, siya ay tumingin na lamang sa kanya. Kumbaga tumingin na lang si President Ferdinand Marcos kay Bongbong. At yun na yung huli na sila ay nagkaroon ng komunikasyon. Pero yung last talk ay wala. At dito nakita natin kung gaano ka-professional si Bongbong Marcos. Talagang kita naman ninyo lahat ng mga ibinabato sa kanya ng mga bashers, ng mga anti-Marcos, hindi nila sinasagot ito. Kumbaga hindi sila gumaganti kung ano man yung nasasabi na masama tungkol sa kanilang pamilya, tahimik lang sila. Sabi nga niya, if you're making your enemies angry, you're doing a good job. Yan ang sabi ni Bongbong Marcos kanina dun sa interview ni Tony Gonzaga. Ang aabangan natin na ma-interview ni Tony Gonzaga ay itong si Sara Duterte. At yan ang sigurado na aani na naman ng batikos. Kaya yung masasabi ko lang dito kay ano, kay
Tony Gonzaga, sana hindi niya na-interview si Bongbong. Sana yung in-interview niya si Laila De Lima, Chel Jokno, si Trillanes. Yeah, yung mga ano, yung mga kumokontra sa administrasyon, sigurado ang daming matutuwa kay Tony Gonzaga. Pero nung na-interview itong si Bongbong, kita ninyo grabe yung pambabas sa kanya. Sa halip na ang ibas ay si Bongbong, yung nag-interview ang binabas. Pero nung dito sa video niya na in-interview niya si Lenny, hindi naman siya nabas. Kaya ganyan talaga ang ano, ang politika sa atin, napakadumi. Yung politiko ay sa kanila, hindi nila ito binabas or mas pinapaboran nila. Pero kapag may iba na nagsalita na politiko, kagaya nga ni Bongbong na napapabalita na tatakbo, maaaring sa pagka-presidente or vice-president, grabe yung pagbabatikos. At pati itong Marcialo ay inuungkat nila na hindi naman yun ang content ni ano ni Tony Gonzaga. Maganda yung resulta nung ginawa ni Tony Gonzaga, at least ay nailabas yung panig ni Bongbong bilang anak ni President Ferdinand Marcos. Alam naman natin na napakaraming nagawa ni Marcos sa Pilipinas, pero yan ang hindi nakikita nung kanyang mga kalaban, kundi puro paninira lang, puro mga negatibo lamang yung malalaman natin sa kanila. Kailanman hindi nila ma-appreciate yan, kahit na ilang daang taon pa ang dumating, nakatatak na yan sa kanila na ang Marcos ay isang diktador. Dito naman sa YouTube channel ni Tony Gonzaga, kasi karapatan niya yan, rules niya yan, YouTube channel niya yan, wala tayong pakialam kung ano man yung ano, anong i-upload niya dyan na content, kung mag-interview siya ng presidente ng North Korea, ng leader ng Taliban, wala tayong pakialam dyan, kahit sino pwede niya interviewin. As long na ito ay sumusunod sa community guidelines ni YouTube, walang magiging problema. Kaso nga lamang, kagaya nga na sinabi ni Bongbong Marcos, walang politiko na may 100% na suporta ng mga tao. Talagang meron at meron dyan na babatikos. Kaya bilib ako sa pamilya ng Marcos sa pag-handle. Talagang very professional sila. Hindi kagaya ng iba na kapag binato ay sumasagot. Pero ang mga Marcoses, mapapansin nyo, walang ganun na mga balita tayo narinig na sinasagot yung mga ganitong issue. Pinagpapasabatas nila yan. Kaya kita naman nyo hanggang ngayon ay yung mga aligasyon sa kanila ay nananatiling aligasyon. So sana po may natutunan tayo dito sa video na to. Panoodin ninyo yung full video ni Tony Gonzaga dito sa The Greatest Lesson Bongbong Marcos Learned from His Father. At marami kayong matututunan, marami kayong malalaman tungkol dito kay Bongbong Marcos. So muli, ito si Iman Supremo. See you next time mga buddy.